Huwag kayong ma-absent sa mga nawain
ating patuloy na pangangalaga at pagpapahalaga. Pangalawa, makita po namin sa Ebanghelyo na ibinayan ng mayang musulwan ang isang patuloy na paanyayo na siya ay hindi natin makapaniwala. Siya ay nagduda. Akala niya siya ay pinagkabisahan ng kanyang mga kasamahan. Kasi siya lang yung madali. Akala niya siya ay pinipiro lamang. Akala niya ay siya ay kung tawagin mo natin ay ginuguntay ng kanyang mga kasama. Kasi siya lang yung wala kung nakarating mo. Ngayon po sila'y nagkatakot-tako ay sinabi ng kanyang mga kasama na nakita namin ang Panginoon. Pero maliwanag mo na kung saan ay kapag dumating po yung mga ganitong klase ng pagkakataon na nakita namin na mayroon ang pagdududa sa ating harapan, ang patuloy na pagmaya sa ating Diyosera, alisin natin ang ating pagdududa. Alisin natin ang ating pagdududa. Alisin natin yung mga panahon na kung saan ay tayo ay nakikita natin na tayo ay mayroong pag-aaralan. Huwag tayo manatili sa ating mga pagdududa. Gumawa tayo ng maliwanag ng pagkilos. Kung tutusin ako dito sa Ebanghelyo, hindi si Tomas ang nagarap na pagkakataon na maalis yung pagdududa, sino mismo ang ating Panginoon sa Kristo. Sinabi niya kay Tomas nung sinagpakita uli sa kanyang mga nagtatanong, isuot mo ang iyong daliri sa aking mga sugat sa kamay at ilagay mo ang iyong kamay sa aking daliri. Kasi yun ang kanyang sinabi. Pero dito mo makita natin ang usahan ay sa Jesus mismo, no? Para tunay na maniwala si Tomas. Sa pagkilos namin sa daigdig na ito, makita natin kung isang nasagyan ng mga gawain ay mayroon tayong mga pagbunta. Ang kinakailangan mong gumawa tayo ng mga pagkilos na ito ay mawala. Makita talaga natin, tama ba yung pagbunta ko? O mali ba yung pagdududa ko? Para malaman mo, may kinakailangan tayong gagawin mo. Bahagi na isang pagkilos na kung saan ay bigyan natin na higit ng pagtaong. Lalo na kapag ito ay bahagi yung mismo ng ating pang-araw-araw na gawain. Lalo na sa mga panahon ng ating pakipag-unayon sa ating trabaho o sa ating pamilya. Pero bagay noon ang kung saan ay binibigyan natin ang diin, maliban mo mismo sa partikular ng pagkilos, ay isang pagandang binibigyan natin lalo-lalo sa pagkakunayan natin sa Diyos para mapagkibay yung ating pananalig sa Diyos sa luma na may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan, na may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng sakit at ng kamatayan, ay isang paliwanag nito na kung saan ay kinakailangan natin ito, yung patuloy na panalangin. Kapag pinag-usapan natin yung pagtitiwala sa Diyos, yung pananalig natin sa Diyos, alam natin ano, dagdagan natin ang ating mga panalangin. Magkasal tayo. Mga kawawin namin yung ating lalo-lalo ako yung magkapalagan natin sa banal na pagtinimong ng misa. Yung ginagawa natin pagkatalo tuwing araw ng unang Biyernes ng buwan, may dinagdago tayo para po sa malaman ng iba. May dinagdago tayo yung pagkatalo natin sa araw ng Biyernes. Sinimulan naman natin
Pero ang aking target ay gagawin natin every Thursday. Kasi nakita natin yung kahalagaan na mapag-usar tayo. Kasi ito rin po ay hindi lamang pagkapatibay ng ating pananampalataya, kundi ito rin po mismo ay ang pagpapakita ng ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Na wala ibang mapagbibigay sa atin ang tunay na solusyon, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Na wala ang mapagbibigay sa atin ang tunay na paggawali at mga kalaga, kundi ang ating Diyos, si Yahweh El Shaddai. Kaya po, ang tawag na natin ang mismo, 11 hour o 7 to 7. Kasi sisimula tayo ng 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Ngayon 7 o'clock ng gabi ay meron tayo para ng pagdiriwo ng misa. So, open po ito sa lahat. Bagaman kung may papel tayo ng tinalalakan, para lamang ito maka-issue na may mga tao talagang magtatakot sa oras na iyon. At ako po naman yung tutuwa at sinubukan natin kasi ito ay bahagi ko ng ating panginilay nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo lamang, ito siyang nakaraang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Apat na araw ay marami po ang mga natutugon at nakita natin ang posible na magawa natin. So yung ating pong pananais na pinifill up natin yung mga oras na iyon para makasigurado lamang tayo na hindi maiiwanan ang banal sa kanya ng sarapa. Pero lahat ng tao ay lang kanyaan natin. Sabi ko nga, ito kumisan sinasabi ko daw, bakit pag yung big sister sa Tagaytay at saka sa Baguio ay pinupuntahan ng tao? Kasi natin, nagtatanong sila. Nagtatanong sila, baka lang makikita ng extraordinary kung sa lugar. May simbahan, may garden. Pero bakit sila pupunta? Kasi nakita nila na may mga hatin nagtatanong sa doon. Nakunutusin po ay makita nila yung bahagi ng pananampalataya. And it attracts people. Ito rin po ay makita ko rin po natin doon sa Santa Cruz, Manila. Na kung saan ay sa Desert sa Grand Paris. Na doon naman ay araw-araw, basta umaga hanggang gabi. Sa pink system yung may talagang perpetual, walang tigil yun na may nagtatanong sa mga sakramento sa altar, mga madre, dito hindi. Kayo mga layo, 7 to 7 lamang. Pero yun ang nandanay sa ating bakit. Kasi nakikita natin yung pangailangan, lalo-lalo na ngayong panahon na ito, maraming nagbubuda. Kaya nakailangan din ngayon, tayo ay magdasal. Sabagat ang pinagkailangan mo ng iba kundi ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Walang ibang pinagkailangan kundi ang alin, ang kamarmahalang puso na Jesus. At nais namin magpakita, ano? At tayo ay patuloy na magtiwala. Magtiwala tayo, magdarasal tayo. Para ano? Para tuluyan tayo ng pagalingin ng ating Diyos. Tulungan tayo ang gabayan at palatagin ng aming pananampalataya na ang ating Diyos ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng anumang ilalaw sa daigdig na ito. Na si Yahweh sila ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan, sakit, at kamatayan. Kaya, bahagi ko ang manusan ay nais natin na ito ay itagdag ko sa ating mga pagkilos. Pero yun ang kahalagahan. Para na mapatag natin yung ating pagkilos sa pagkilos.
pagpapahalagahan di katulad mo ang naranasan sa Tomas, no? We have to encounter God. We have to encounter Jesus. At saan? Sa banal na sakramento sa altar. Pangatlo, isang pagkakataon na kung saan ay tayo na inahanap po ni Kapan na anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalo-lalo na kay Tomas, mapalad ang mga nananalig kahit hindi nila ako nakita. So mas mapalad mo tayo. Sabagat tayo nananalig dahil hindi natin nakita sa Jesus katulad mo ang pagkakita ng 12 alagad. Mapalad mo tayo sa mga nakita na nakaya na nanalig kay Jesus kahit hindi mo tayo binigyan ng pagkakataon katulad ng maranasan ni Santo Tomas na nakita talaga nila sa Jesus na nanlakad sa daigdig na ito. Kahit pananalig dahil lamang sa ating pananampalataya. At awa po pagtibayin ng ating pananalig na ito ang ating mga pagkilos na mapakita natin na ito talaga. Ito yung pananalig natin sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo nga, isang maliwanag po na ang pagpunodyan na yung ating misyon, pagkasakabalbalan ng ating misyon bilang mga mananampalataya. Isa na nga po ito, yung ating amo na magpapala natin na yung ating pastoral care for the sick. Yun yung bahagi ng ating misyon. Yung ating pagkasakabalbalan ng ating mga tungkulin. Ba't mo ginagawa yan? Bakit? Dahil ako ay nananalig kay Jesus. Dahil sa pagmamahal ng mahal ng puso ni Jesus. Bakit mo ginagawa yan? Dahil ako na lang niyaw ang resonay. Ba't mo ginagawa yan kahit hindi yan ginagawa ng iba? Kasi ako ay anak niyaw ang resonay. Ako ay diboto ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus. Kahit na nag-iisa ka lang, oo. Bakit? Yun yung pananampalataya. Yun ang pagkilos. Na kung saan mo ay huwag natin kalimutan. Kaya dito, makita rin po natin na si Tut Tomas, pagkatapos ng pangyari nito, ano ang ginawa niya? Sina nga? Kasi nakalagay sa India. Yun ang kanyang lugar na kanyang pinuntahan. Para maging bahagi ng pagkilos ng ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa na ang maraming pagsubok sa mundo ng ginagawa. At ito rin po yung maging lakas natin. Katulad din po nung ipinamahayag natin sa biyaya ngayon na pinagdarasan natin sa intention ng Santo Papa. Yung political responsibility na isa katumbaro natin. Bakit? Hindi lamang kung saan kung dahil sa ating pananalig kay Jesus. Dahil sa ating pananalig kay Yahweh El Shaddai. Kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Palakpakan man tayo ng hindi. Nag-iisa man tayo o marami tayo. Pagkaroon ito'y nakikita natin na ito ay misyon ay pinagkaloob sa atin ang buong may kapal ay kinakailangan natin isang katumpahan. At yan po. Kaya maliwala po, mapapalag ang mga nananalig kahit hindi nila ako nakikita. At dawa po, ito yung magiging bunga ng ating mga pagkilos. Maging bunga mismo na nakikita sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Bakit? Dahil tayo ay tunay na tumutukod sa panawagan ng ating Diyos. At ito may dalangin natin sa Kanya sa pagkakataon na ito. Una, ang patuloy natin
sa pamagitan ng ating mga pagkakataon na isa ka ng paraan lalo na po sa pamagitan ng panalangin. Pangatlo, patunayan natin yung ating pananalig sa pamagitan ng ating mga gawa na maipaayaw natin ang tunay na karangalan ng ating Diyos dahil nanalig tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakita. Tayo ay kakabay ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ialay ang pananamisa sa ating mga salangit bilang pasalamat dahil sa malaking pag-ibig na binadama sa atin sa pamagitan ng pag-ibigay ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang anak ay pinaayaw niya ang marunto niyang pag-ibig sa pamagitan ng sagisan ng kanyang puso. Samantala na ihanda ang pagbubuklod ng ating mga puso sa kanyang paghahandog ng sakripisyo ng Eukaristiya, tayo manalangin sa kanya para sa ating mga pangangailangan at sa mga pangangailangan ng bayan ng Diyos. Panginoon Jesucristo, iyong pinangako na kung saan man may dalawa o tatlo na nagkakaipon sa pangalan ng ikaw ay nasa Pilipina. Alin na sa amin na nagkakaipon dito upang parapalang tayo sa iyong kabanal mga ng puso. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong kabanal-banal ng iyong pagpapala, biyaya at pagpinasa mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo, humingi kayo at kayo bibigyan, kumanap kayo at kayo makatatagpo, kumato kayo at kayo mabuhusan. Ipagkaloob mo sa amin ang maraglagan ng aming pananampalataya, pag-asa at ibig mo pag kami manatiling tapat sa aming pinangako sa Kanya hanggang ang kamatayan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo lumalo kayong lahat sa amin na nahihirapan at nabibigatan, sa basa ng kayo, kayo ay aking pag-iinawahan. Kami lumalapit sa iyo ng buong pag-iwala ang iyong maway pag-ibig ay pagkakaning ang lahat ng aming pasanin ng pagkaluluwa at pagkatawad. Butihin ni Jesus, tigilin at ipagkaluluwa ang aming mga kaibigan. Manalangin tayo yan para sa lalunin ng banal na Iglesia at para sa bayan ng Diyos. Para sa Santo Papa sa Roma, sa mga obispo at pari sa buong daigdig at bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, higit mo ang aming panalangin. Upang sa daigdig na iyong pinarituhan, upang iligtas na ang lahat ng tao ay matutong kumilala sa iyo at buksan ang kanilang puso sa iyong pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, para sa banal na Iglesia na bumukal sa iyong tagiliran na ikaw ay mamatay sa krus
upang ito'y dalhin ang lahat ng tao sa tunay na daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming kadalanan. Para sa lahat ng nahihirapan, upang makatagpo sila ng kaaliwan, para sa kanilang mga diwa, sa iyong matamis na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming kadalanan. Para sa lahat ng narinito ngayon at naghahanap ng iyong tulong sa kanilang pangkatawan at pangkaluluwang pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, ginawa mo kami upang maging bahagi sa iyong nakaliligtas na misyon. Bagamat kami ang makasalanan, tinatanggap namin ang misyon ito at aming sinasaliwa kami ng aming mga ipinangako sa Diyos. Sinasaliwa namin ang pag-aaral ng aming sarili sa iyong kamarang-aral ng puso. Inihari namin sa iyo ang aming mga sarili, mga mahal sa buhay, ang lahat ng amin at aming ginagawa at lahat ng aming paghihirap. Upang makiisa sa iyo ang paris ng mga pag-aaral sa mga nasalangin. Upang makapagkakot sa iyo ng buong katapatan. Isinasama namin sa iyo ang aming paghihirap at tagapagpagitan. Upang mamanta namin ang mga biyayang niniin ng gobyerno nito. Kung ang aming kailangan na hindi sa lalong at kaluluwa ng Diyos para sa kabutihan ng aming kaluluwa, ipagkaloob mo sa amin ang lalong kasasiyahan ng kanilang kabutihan. Pagtibayan mo ang aming pananampalataya at paglinasin mo ang aming mga puso upang kami makatuon ng layak ang pag-ibig na nagtitingas sa pag-ibig mo sa amin at para sa lahat ng tao na pumuno na iyong kapanabanan ng puso. O puso ng pag-ibig, inihali namin ang buong pagtitiwala sa iyo. Nangandaan kami sa lahat ng bagay na iyan sa ating kahinaan. Sumali mo nga sa pagkumara sa lahat ng bagay mula sa iyong kabutihan, siya naman. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid ng mga pangahari natin itulungtan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Pagkakarabi naman ang Panginoon ay magayos sa iyo mga kamay. Sa kamulayan sa karangalan ng sa ating kapakinabagan ng sa loob sa bayan niya ang ganaan. Samahan natin sa pagsalaman ng Sister Ben Magayo, apostolado ng panalangin, abo sa family, si May at Maulin Garcia, nasaan si May at saka si Maulin, nandiyan si May, nandiyan si Maulin. Wala? Wala si Maulin. So, happy birthday sa inyo. Bahagi mo ng patuloy natin para salamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakalawa ng buhay ng kapag. Special invitation ni Mara Talang Bogot Mabigyan, Lester Diaz, Adoresyon ng Tuna Pilipina, St. Manny de Torres, Section 1354-1539, Agaling ni Maria Albero, para sa mga kaluluwa ng Lorenzo Diaz, Amado Mago, Bumas. Araw na niyang pamatay. Adoracion Pura Estudiel. At sa lahat ng mga kaluluwa sa Panginoon. Ama namin Lumika, ikarain namin ang aming paglilingkod, kalaking magdalangin. Itaguyin mo ngayon mga kaluluwa sa amin ngayon kami na pagpasalamat sa iyo. Kaysa ng pagpuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Itinatanda ngayon sa bayan ang mga apostol sa ibang katuwa sa pananatili ng iyong pangamahal at iyong pagbabas kahit kailan. Kaming sa bayan ng dito sa daigdig at ibayan ng parokoy sa langit. Kaming narito ang nagpagpahiwatin sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya ay isa ang mga anghel na nagsisigawin ng papuri sa iyo na walang magpapay sa kalakitan. Kami nagbubunyi sa iyong kalakitan. Ang aming katawan na iniyahan ko para
Hindi naman matapos ang muntang ginawa kanya ang kalis, muli kanyang uminang salamatan. Iniyawin niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ilumin ito ang kalis na ang dugo ng bago at walang gantipan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa ito at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Katulad ni Santo Tomas, mama